Magandang araw mga bata. Welcome back sa YouTube channel Teacher G at ngayong araw na ito ay muli na naman tayong magkakasama sa isang talakayan para sa subject na MAPE sa antas ng grade 4. Ito ay sa component ng arts para sa quarter 4, week 1, module 1. At ang pamagat ng ating aralin ay tradisyonal na tela ng ilang bansa sa Asia. Ang ating most essential learning competency ay natutukoy ang pagkakaiba ng mga tradisyong tela ng mga ilang bansa sa Asia tulad ng China, India, Japan, Indonesia at Pilipinas sa sinauna at makabagong panahon. Aralin 1, tradisyong tela ng China, Japan, Indonesia at Pilipinas. Bawat bansa ay may kani-kaniyang pagkakakilanlan sa mga likhang sining nilagaya ng tela. Dito malalaman natin ang mga tradisyong tela ng mga ilang bansa sa Asia noon at ngayon. Ilan sa mga kasuotan ay nagpapakita ng mga uri ng tela na ginamit. Makukulay at may mga iba't ibang kahulugan ang disenyo, kulay at ayos o pattern. Ngayon ating tuklasin, pansining mabuti ang kasuotan ng mga sumusunod na Asyano. Sa kaliwang larawan, yan ang tradisyonal na kasuotan ng mga Chino o Chinese. At sa kabilang larawan, yan naman ang kasuotan ng mga Indian. Ayan. Dito naman sa pangalawa, sa kaliwang larawan, yan ay kimono ng mga Hapon at ito namang nasa kanan ay ang mga kasuotan o katutubong kasuotan ng mga Pilipino sa Pilipinas. Ating suriin. Ngayon, tatalakayin natin ang iba't ibang tradisyong tela sa bansa ng China, Hapon, Indonesia at Pilipinas. Bawat bansa ay may kani-kaniyang mga uri ng tela na ginagamit sa kasuotan. May mga natatanging disenyo, kulay, ayos o pattern ang mga ito. Narito ang mga ilan sa mga tela sa sumusunod na bansa. Una ay ang bansang China o China. Ang batik o laran ay paraan ng tradisyonal na pagkukulay ng tela na may mahigit 2,000 taong kasaysayan. Ibig sabihin, matagal na itong tradisyonal na pagkulay ng tela. Karaniwang ginagamit bilang pangkulay ang wax ng bubuyog at indigo. Ginagamit ang kutsilyo sa pagguhit ng disenyo sa tela. Ang isang piraso ng laran ay makukumpleto matapos itong pahiran ng wax, pintahan, kulayan at hugasan. Ang pinaka-importanteng bahagi ay ang pagkakaroon ng iba't ibang salat sa siwang ng tela matapos itong matuyo. Ang iba't ibang salat ay mula sa disenyong bulaklak at dahon. Ang ibang batik ay may disenyong ibon, insekto at geometrical na padron sa tela. Iyan ang tradisyonal na tela ng China. Narito pa ang ilan sa mga tela ng China. Ayan, makikita natin ang mga disenyo o yung mga pattern doon sa mga tela ng ating mga bansa. Ayan, particular sa China. Ngayon, dumako tayo dito sa India. Ang mga saris ay isinusuot sa pang-araw-araw. Ganun din sa mga pista opisyal at lalo na sa mga kasalan. Para sa mga espesyal na okasyon, pinalamutian ito ng pagbuborda, mga sequin at rhinestones na may gintong tela sa paligid ng gilid. Ang damit na ito ay itinuturing na ang simbolo ng India na nagpapahiwatig ng pagiging mahinahon at pagkababae ng kababaihan nito. Yan ang saris. Narito ang ilan sa mga tela ng India. Ayan, makikita natin.
iba't ibang kulay, iba't ibang disenyo ang makikita natin sa mga tela ng mga Indiano. Ngayon, dumako naman tayo dito sa Hapon o sa bansang Japan. Ang kanilang kasuotan ay unang tinawag na kimono na nangangahulugang clothing sa Hapon. Ngunit sa paglipas ng panahon na dati na ang kasuotan ay para lamang sa mga bata, ngayon ay maaari nang magsuot lahat ng edad. Iyan ang katutubong kasuotan ng mga Hapon o mga Japanese. Kimono. Ang kanais-nais na tela para sa isang kimono ay ang dalisay na seda. Hindi ito mahihigitan sa lambot, kintab, at tibay. Ang iba't ibang distrito ay kilala sa kanilang partikular na hobby at sa proseso ng pagkukulay. Ang isang disenyo na tinatawag na bingata ay galing sa isla ng Okinawa. Ang ibig sabihin ng bin ay pula, subalit ang iba pang matitingkad na kulay ay inihahalo sa mga disenyo ng mga bulaklak, ibon, ilog at punong kahoy. Ang Kyoto naman, ang matandang kabisera ng Hapon, ay bantog din sa tela ng kimono nito. Yan ang katutubong tela ng Hapon, kimono. Ngayon dumako tayo dito sa Indonesia. Ang salitang batik ay galing sa salitang ambatik na ang ibig sabihin ay tela na may mga tuldok. O yun pala ang ibig sabihin ng batik. Ito rin ay inilalarawan bilang isang proseso na tinatalian at tinatahian ang tela bago ang pagtina ng mga iba't ibang disenyo sa tela na nakakahawig sa proseso ng tie-dye. Ayan, kung alam natin ang tie-dye, ganito daw ang proseso ng batik. Ayan. Ang batik ay isang kasiningang Indones ukol sa pagtitinang hadlang pagkit o wax resist dyeing na ikinakapit sa buong tela. Nagmula itong kasiningan sa Hava, Indonesia o Java, Indonesia. Nagagawa ang batik sa pagguguhit ng mga tuldok at linya ng mga ng panghadlang gamit ang isang kagamitang pabuga na tinatawag na chanting o sa paglilimbag ng panghadlang gamit ang isang seryong tanso na tinatawag na cup. Yan. Pinipigilan ng ikinapit na pagkit ang pagtitina at sa gayon ay pinapayagan ng artisano na piliin ang kukulayin sa pagbababad ng tela sa isang kulay. Pagtatanggal ng pagkit gamit ang kumukulong tubig at pag-uulit nito kung inananais ang maraming kulay. Matatagpuan ang tradisyon ng paggawa ng batik sa iba't ibang bansa. Gayunman, masasabi na ang batik ng Indonesia ang pinakakilala. Ang batik Indones na gawa sa pulo ng Java ay may mahabang kasaysayan ng akulturasyon na may mga magkakaibang disenyo na naimpluwensyahan ng mga iba't ibang kultura at ito rin ang pinakamalinang ayon sa disenyo, kasiningan at kalidad ng pagkakagawa. Ibig sabihin, ang batik Indones ay talaga namang mayroong kaakibat na kultura. Yan. Narito ang ilan sa mga tela ng mga Indonesian. Ayan, makita natin meron ding mga pattern. May kulay, iba't iba. Ayan. At nakita natin yung kung paano hinahabi ang tela ng batik Indonesian. Ayan, ngayon naman dumako tayo dito sa Pilipinas, dito sa ating bansa. Ayan, alam natin na mayaman sa kultura ang ating bansa, lalo't higit sa pagdating sa kasuotan o tela. Ayan. Ang batik ay isang tradisyonal na paraan ng pagkukulay ng tela. Tradisyonal itong isuot ng mga pangkat etniko sa Mindanao, lalo na ng mga Muslim. Ang pangalan ay mula sa salitang amba, na ang ibig sabihin ay sumulat, at titik o tuldok o tulis. Ang batik o ang batik ay nahahawig sa paglikha ng tattoo na tinatawag namang fatek sa Cordillera
dahil sa mga disenyo nito. Tradisyonal ang batik na may habang 2.25 meter o metro at ginagamit na kain panjang at sarong. Isinusot din itong tulad ng malong ng mga maranao at tausog. May mga disenyo ng batik na para lamang sa mga maharlika at may disenyo na ginagamit sa kasal. Ang presyo ng batik ay depende sa disenyo, uri ng tela at ingat ng paggawa. Yan ang batik ng Pilipinas. Pinakamahal ang tinatawag na batik tulis halus na sinasabing ilang buwan ang paggawa. Mumurahin ang gawa sa pabrika, malimit na mula ng Thailand at nagkalat ngayon sa mga tindahan ng tela sa Mindanao. Pagkit o wax at pantina o dye ang gamit sa batik. Pinapahiran ng mainit na pagkit ang rabaw ng mga piniling bahagi ng tela. Pagkatapos, pinapahiran ito ng pangkulay na tina. Pag-alis ng pagkit, mananatili ang ikinukulay na tina sa bahaging walang pagkit. Inuulit ang pagpapahid ng mainit na pagkit at paglalagay ng isang kulay hanggang mabuo ang isang nais na disenyo. Tulad ng pagbatik ng Indonesia ay halos kaparehas lamang ang proseso ng pagkakagawa ng batik ng Pilipinas. Ang paghahabi ay proseso na sinasala ang mga grupo ng mga sinulid mula sa mga kulay na nakapahalang at pahaba nito upang makabuo ng tela. Ngayon naman, ang paghahabi ang isa sa mga tatalakayin natin dito sa ating bansang Pilipinas. Ang paghahabi ay isang pinakapopular na pagbuo ng tela na may iba't ibang uri ng disenyo kung nagpapakita ng sining ng mga Pilipino. Ang paghahabi ay isang sinauna o daan-taon ng tradisyon at bahagi ng ikinabubuhay ng mga sinaunang tao sa bansa. Kadalasan itong ginagawa ng kababaihan. Ang mga habi ang patindig at pahiga ay ang mga tradisyong makikita o nakikita mula sa Ifugao, Kalinga, Basilan, Mindanao at iba pang lugar sa Pilipinas. Usually, ang paghahabi ay makikita natin sa mga katutubong pangkat etniko. Ito ang isa sa mga pangunahing ikinabubuhay at pambarter noong unang panahon, lalo na ng ating mga katutubo. Sa ngayon, ang industriya ng paghahabi ay isang bahagi ng ating kultura na nalilimutan na sa paglipas ng panahon. Ayan, so dapat ay ating bigyang halaga ang paghahabi dahil ito ay isa sa mga tradisyon o kultura na ating dapat i-cherish o panatilihin dahil ito ang isa sa pagkakakilanlan natin bilang mga Filipino. Ang ilang bansa sa Asia ay nagkakapareho sa tradisyonal na pamamaraan ng pagkukulay ng tela na ang tawag ay batik. Ngunit sa mga disenyo, kulay at ayos o pattern, mapapansin din ang pagkakaiba-iba ng mga o ng bawat bansa. Ayan. So nakita natin yung pagkakaparehas at pagkakaiba ng ating mga tela mula sa iba't ibang bansa dito sa Asia. Yung paraan ng pagkukulay na batik ay yun ang pagkakaparehas ng ilan sa mga bansa dito sa Asia. Subalit, pagdating sa kulay, ayos at mga disenyo ay doon na nagkakaroon ng pagkakaiba-iba. Ang China ay gumagawa ng batik o laran na may disenyong ibon, insekto at geometrical na padron. Samantalang ang India ay may sari. Ang kasuotan ay nilalagyan ng mga burda at palamuti tulad ng mga sequins, rhinestones at gintong tela sa paligid. Okay? Ang Japan naman ay may kimono na pinipintahan ng mga disenyong bulaklak, ibon, ilog at punong kahoy. Ginagamit din ng ginto at pilak bilang pang-dekorasyon. Ang mga Indonesia ay may batik na tinatalian at tinatahian ang tela bago ito tinitina. Yan. At ang Pilipinas naman ay gumagawa din ng batik ng mga tela na makikita sa mga malong sa Mindanao. Isa rin ang paghahabi ng tela
para maipakita din ang mga disenyo. Ayan, nakita natin yung pagkakaiba ng pamamaraan kung paano nilalagyan ng disenyo o kinukulayan ang tela ng mga bansa dito sa Asia. Kaya naman ating isa-isip, ang ilang bansa sa Asia ay nagkakapare-pareho sa tradisyonal na pamaraan ng pagkukulay ng tela na ang tawag ay batik. Ngunit sa mga disenyo, kulay at ayos o pattern, mapapansin mo din ang pagkakaiba-iba ng bawat bansa. At dyan natatapos ang ating talakayan ngayong araw na ito. Nakita natin ang pagkakaiba ng mga bansa pagdating sa pagkukulay at pagdidisenyo ng kanilang mga tela. Ayan. So nakita din natin yung pagkakahawig sa paraan ng pagkukulay tulad ng batik. Ayan. Okay? So I hope na mayroon kayong natutuhan sa ating talakayan ngayong araw na ito. Kaya naman maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. At syempre, kung hindi pa kayo nakaka-like at nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, ay ayan, feel free to like and subscribe my YouTube channel. Ayan, so maraming salamat. Muli, ito si Teacher G at magkita-kita tayong muli sa susunod na aralin. Paalam!